Mga kabayan, hawak pa rin nila Ka-Eric at Lorin Badoy ang alas matapos sabilitang ipakontemp ang dalawang host ng SM9 ng ilang kongresmen nito lang nakalipas na mga araw. Ito ang paniniwala at ipinaglalaban ng ilang abogado ng kampo nila Ka-Eric at SM9 dahil sa tinatawag nilang sotolo. Sabi ni Attorney Harry Roque, tiyak na mapapahiya ang mga kongresman kapag naglabas na ng desisyon ang korte sa kanilang inihaing reklamo. Okay, Speaker, totoo, kaya nyo magpakulong. Pero tanging Korte Suprema lang merong karapatang sabihin kung sang ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin, baka mapahiya kayo, ha? Mambabatas na baka madeklarang lumabag sa karapatan. Ano nga ba ang SOTO law? Ano ang ibig sabihin nito? At ano ang magiging karapatan ng isang mamamahayag kung ayaw niyang ilantad ang kanyang source? Pakinggan natin ang naging pahayag na Senator Vic Soto. Hindi nga alam ng karamihan ang broadcast media, whether news or hindi, radio and TV, you're not covered by the press freedom law. This time, we are covering the entire spectrum of news and journalism. Kung matatandaan, lantarang sinabi ni Ka-Eric na Kangaroo Court ang kamara matapos magdesisyon ang mga kongresman na ipakontemp siya. Sabi ni Ka-Eric, ipinaglalaban niya ang kanyang karapatan bilang mamamahayag. Thank you for this Kangaroo Court. Thank you for this Kangaroo Court. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Sa panig naman ni Attorney Panelo, dating legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, maling-mali ang ginawa ng Kamara dahil aniya ay pag-atake ito sa freedom of expression. Talagang ako, I'm reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung nagkahain ng resolution. Maling-mali, lalo-lalo pa yung resolution na pinapaimbestiga ang SM9 and pending investigation, it should cease operations, Susmar Joseph. That, again, is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Abangan natin ang magiging desisyon ng hukuman kung may pananagutan ba ang mga kongresman sa kanilang naging desisyon na nauwi sa pagkakakulong ng dalawang host ng SM9. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. 1946 nang maipasa ang Republic Act 53 o mas kilala sa SOTO Law o Press Freedom Law na inakda ni Noy Senator Vicente Soto. Pinoprotektahan na naturang batas ang mga reporter ng pahayagan at dyaryo upang hindi sila mapilit na sabihin ang kanilang source sa mga impormasyong kanilang inilalabas sa publiko. Ngunit dahil halos 7 dekada na ang batas na ito at wala pang radyo, TV o internet noon, isinusulong ngayon ni Senator Vicente Soto III na palawakin na ang sakop ng batas. Hindi nga alam ng karamihan ang broadcast media, whether news or hindi, radio and TV, you're not covered by the press freedom law. This time, we are covering the entire spectrum of news and journalism. Now, we will just be very careful in the issue of social media. Dapat legitimate social media practitioners. Sa pangungunan ni Senator Grace Poe, walang tumutol sa pagpasa ng panukalang batas. First and last, approved kagad lahat. Office of the Solicitor General, yung DICT, National Press Club, Press Institute, lahat sila in agreement that it's the right time to amend this 70-year-old law. Ayon kay Senator Grace Poe, magiging partner ng batas na ito ang Freedom of Information Bill. Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this Kangaroo Court. Session suspended. Thank you for this Kangaroo Court. Thank you for this Kangaroo Court. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right
and the people's rights. He will refuse to answer any question that the Honorable Suarez would ask, and he would always cite a law which is unacceptable to this committee. Kamara de Representante, eh kayo naman eh, tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Eh, mukhang hindi o makatao yan. Eh, siguro, tama na yung binigay nyo sila ng leksyon. At idemanda nyo kung gusto nyo, kung talagang merong kasalanan. At para malaman natin kung meron kang kasalanan o wala. Sapagkat yan eh, in the realm of speculation pa lang yan. Ang hukuma lang magsabi kung ang ginawa nila ay labat. Talagang ako, I'm reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung naghahain ng resolution, maling-mali, lalo-lalo pa yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI, and pending investigation, it should cease operations sa Marioship. Eh, gusto mo sabihin eh, kung ang investigasyon nyo eh, matapos hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That, again, is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muzzling this network from doing its duty to the people. Hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Sawang-sawa na ho tayo dyan. So, kayo po maging mahinahon. Okay na yung hunger strike for a few days. Pero huwag yung pabay dyan sapagkat kailangan yung maging malakas. So, kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Sir President, din namin i-impeach, papasukin na lang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may pinot. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Eh sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya. Until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker. No? So wala pong kaduda-duda. May kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-areso nila? Ang sagot ko, hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin, kaya pinaaresto si Ka Eric, eh kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano, umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos ng speaker. Tanong lang naman yun eh, totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Meron po tayong tinatawag na Soto Law. Totoo po, lolo po yun ni Senator Soto, ni Tito Soto. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala nang magbibigay ng impormasyon na kinakailangan malaman ng publiko. Kasi siyempre, kapag itong mga impormasyon nito ay laban sa mga politiko, gaya ng speaker, kukuyugin kung hindi magkakaroon ng banta sa buhay ng source. Diba ho, no? Contempt of Congress ba kapag ang isang mamamahayag ay hindi nagbigay ng source? Yun nga po eh. Dahil may batas po na sinasabing hindi po pwedeng mapilit na sabihin ng source at hindi dapat mapanagot dahil sa kanyang pag-refuse na sabihin kung sino ang source, hindi dapat siya pinakulong. Si Doc Lorraine naman, abay ang sabi, paiba-iba ang iyong mga sagot. Obviously, ikaw ay nagsisinungaling. May kapangyarihan ba ang Kongreso na magpakulong kapag sa mga taong tingin niya nagsisinungaling? Meron po. Pero, ang sabi ng Korte Suprema dito sa mainit-init pang desisyon sa kaso ng Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, kung ikaw ay magpapakontempt dahil sinasabi mo na nagsisinungaling, bigyan mo ng right to due process yung testigo. Ano ibig sabihin yun? Dapat pakinggan mo at tanungin bakit hindi ka dapat na mapakulong by way of contempt dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kasi paano mo alam kung ang sinasabi nga ay kasinungalingan? Sa katotohanan nga, tanging hukuma naman ang talagang venue para malaman kung anong totoo at anong hindi. Dagamat po, pwede rin talaga
na mag-determine kung nagsisinungaling o hindi ang Kongreso, dapat pinakikinggan. Eh ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang SOTO law? Hindi daw accredited ng KBP. Hindi po required na accreditation. Ang tanging definition po ng isang mamamayag ay binigay ng International Labor Organization at saka ng UNESCO. Ang mamamayag ay isang tao na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ng ILO, ang sabi ng ILO, dapat may sweldo. Ang sabi naman ng UNESCO, hindi kinakailangan sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon. Meron pong opinion ang ating Special Rapporteur on Freedom of Expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media, yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag. Tanging hukuman po ang makapagdedesisyon kung tama ang ginawa ng Kamara de Representante. Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa ng Kongreso. Totoo, makapangyarihan kayo mga congressman. Totoo, kinukuyog nyo ang mga pumupula kay Speaker. Totoo, kaya nyo magpakulong. Pero tanging Korte Suprema lang merong karapatang sabihin kung sang-ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin, baka mapahiya kayo ha, mambabatas, na baka madeklarang lumabag sa karapatan.